Hi, home searchers! For today, we will explore this brand new and lovingly designed modern house here in VF Resort Village, Las Piñas. My name is Eva and I am your real estate broker friend that you can call or message. Now, mag-start na tayo! Nakaka-excite talaga mag-house tour ng mga ganitong kagagandang bahay. Tingnan niyo yung facade. Diba? Very handsome. Alam niyo ba lahat ng mga dumadaang sasakyan dito talagang tumitigil sila, tinititigan lang nila kung gano'ng kaganda itong bahay. Lalo na pag ito na yung future house mo, talagang mag-e-enjoy ka. At ang lot area nito ay 213 square meters. At ang floor area, about 313 square meters. At ang lapad ng frontage, about 15 meters. At ang ating orientation is facing north. At pasukin na natin para makita nyo na kung gaano ka-attractive itong house na to. Let's go! At nandito na tayo sa loob ng iyong house. Na napaka-attractive para sa akin. Nakita nyo naman, nandito pa lang tayo sa garden, pero yung even the garden talagang ma-design na siya. Meron tayong mga plant box here. Tapos textured wall, may mga lights ka. You have your mga plants naman dito. Look at the wall design. Maganda rin, di ba? Attractive tong ganitong color. Yung mga ganitong design. Tapos sa taas may glass. So, ang dami mong mga plant box dito. Tapos, ang taas din ng iyong concrete wall. Tapos, meron pa nung grill sa taas. May mga lights. Yung wall na may lights, ha? And, dito tayo na kagad sa iyong outdoor area. Yung ating covered lanai. Siyempre, fully furnished ng bahay. Kaya kung nakikita nyo itong mga upuan na to, that's included. And look how nice itong design dito. Actually, in interior design to. Kaya kahit yung mga ganitong mga nakalagay. Talagang pinag-isipan niya nung interior designer. Even this, oh, yung mga magagandang lights. Talaga nagbibigay ito ng modern feel dito sa bahay. And actually, baka may nakita na rin kayong ganitong bahay before. Yung mga sampayan na ganyan, very conducive yan para sa mga naglalaba, di ba? Lalagay na lang nila dyan yung mga damit. And this is the way going to the utility area. Pero since nakalak dito, doon tayo papasok mamaya sa loob. Tapos ito, para may design consistent, meron ulit dito mga ganitong design ng mga woods. Pero iyan yung maid's room. And before I forgot, meron tayo ditong ayan, ceiling fan na may control. Ayan, meron yung control dito, meron ding remote control. Tapos pareho dun sa kabila, meron dito mga modern lights. And let's go to the other side. Tingnan na natin to. Approaching tayo dito sa iyong parking. Covered. Carport na mahaba. Kasha rito yung SUV. Or yung mga van yung talagang mahaba. Kasi hanggang dito siya. At kung may mga gamit dyan, nakikita nyo. Kasi nga talagang katatapos lang nitong bahay na to. Dito sa labas may CCTV tayo. May mga treatment tayo sa ceiling. Ito, nandito lang to, pero kita nyo naman, ang ganda rin ng wall cladding na to. Nasa parking ka lang, ha? Talagang pinag-isipan itong bahay na to. At, dito na tayo sa iyong porch. Just the same, ito yung ating wall cladding. At very emphatic itong lights na to. Kita nyo naman kung gaano ka-attractive siya dito sa harapan ng iyong main door. Or sa tabi ng iyong main door. Ang ganda niya. Modern na modern. And we are here sa iyong porch. Bago ko ipakita ang iyong future house, request ko naman na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. At ngayon nga, pasukin na natin! And welcome to your brand new house na fully furnished, fully loaded. Dito muna tayo sa iyong main door na hardwood. Meron kang mga side lights dito para naman marami kang natural light dito sa iyong area, sa living area. Ayan, both sides. At nandito na tayo sa iyong living area na may double height ceiling. Ah, diba, sobrang taas niya at ang ganda ng kanyang chandelier.
At syempre naman, kapansin-pansin din itong ating wall cladding. Look oh, ang ganda niya. Talagang natural stone siya. Gray din. At hindi lang yan, ang focal point dito sa ating living area. Even this oh, mga, this is I think UPBC na floor to ceiling height din. Talagang hindi siya nagpatalo dito sa natural wall cladding. At dito across, meron pa din. Ito oh, meron naman ang katabi niya yung mga fixed glass. So yung mga glass mo up to the ceiling. Ito na ang iyong living space na may mga brand new na mga sofa. Kung tatanungin niyo ako kung ano bang brand yan, kung familiar kayo sa Ashley, it's a good brand. Mga magaganda yung mga sofa nila kagaya nito. Oh, di ba nice? Ito na ang iyong living area. Tapos punta tayo dito sa side na to. Na from the door, from the main door, ito naman yung side na to. Meron kang mirror. Nakitang-kita mo ang iyong ganda bago ka lumabas. Siyempre, titingin ka muna sa salamin, tapos yan yung iyong main door. Just to say, meron pa rin tayo dito mga UPBC na design. Tapos meron tayong shelves. O diba, nice siya dito sa area na to. Parang ito yung hallway that leads to your dining area. Pero kita nyo naman kung gaano kaganda ito. Dito ako na-attract ha. Sa talagang kanilang chandelier na nasa drop ceiling, tapos may mga cove ceiling tayo. At syempre, hindi-emphasize niya rin itong yung 8-seater na dining set, also from Ashley. So kung big family, bagay na bagay itong mga 8-seater na to. Ganda oh, color black, modern design, tapos parang Christmas kasi may mga red. At itong ating dining area, nag-open naman siya dito sa covered lanai yung pinuntahan natin kanina. Meron ka ng mga screens, mga sliding doors mo, mga PVC type. Tapos malamig dito. Iko-close ko lang kasi meron tayong 2.5 HP na AC. Ayan. So, talagang kompleto na tong bahay na to. Kailangan mo lang dali ng iyong mga damit. At from your dining area, here is your fully fitted kitchen. Ayan, naka-open na. Nakikita nyo, meron tayong mga pull-out basket. Nagaya ng iyong mga plates. Tapos, look how modern and elegant yung ating mga cabinets. Yung mga design niya, mga continuous edge pull itong mga ginamit. Talagang modern siya. Even the color, yung gray, nagko-complement siya dito sa ating kitchen. Even this, yung mga box plush. Ito naman para may pagka-beige or off-white. Tapos ito, white naman yung ating countertop. Meron kang movable faucet. Tapos double sink. Ito meron ka pang mga ganito para dito mo ilalagay yung mga basahan. And you have your 5-burner stove. Meron na rin siyang kasamang range hood. Yung gas tank nito, nasa labas. Meron dong provision. Tapos meron din itong outlet. So, ang ganda ng iyong lutuan. Tapos katabi niya yung iyong brand new na double door refrigerator. Nakakatuwang tumira dito kasi lahat talaga mga brand new. Tapos magaganda. Tapos complimentary yung mga color niya ha. Color gray siya. And even this oh. Ito naman yung pantry. Ang ganda nitong ganitong color no. Para siya may pagka-abstract yung pagka-gray niya. Ayan. So marami kang lalagyan ng mga pagkain mo dyan. And dito naman nakalagay ang iyong oven, microwave. O dito muna tayo. Pero very nice din no, yung mga design doon, yung mga shelves, yung mga nakalagay ng mga plates. Ito na yung going to the utility kitchen or your daily kitchen. And ito na nga, kita nyo, naka-open na uli yung lalagyan nyo ng mga fork and spoon, yung mga pull-out basket. Meron ka dyan sink, meron ka dito mga cabinets. Dito naman, meron ka uling 3-burner stove. Ayan, kung makikita nyo sa ilalim, yan, meron ng hose para nga sa iyong gas tank. Meron ka rin dito mga outlet. Tapos ang maganda dito sa across, meron ka rin cute lang na pwedeng gawing table ng iyong helper just in case gusto nyo kumain dito. May mga nakalagay pa rito. Ito, yung this one, very talagang crucial to sa mga bahay. Meron siyang
storage na walk-in. So diyan magtatago lahat ng mga kailangan na hindi nakikita. At ito na yung helper's room. Pwede dito, dalawang helper. Meron siya ditong cabinet. Ayan. Itong helper's room, accessible din siya. Kung pumunta siya sa labas, napunta dito sa garden. Ito naman yung access niya. Napuntahan natin ito kanina, yung papunta dun sa covered lanai. Nakikita nyo yan. Dahil itong house na to, talaga namang centralized water heater sa lahat ng mga bathrooms, even yung mga sink may hot and cold. At eto, meron ka na ritong washing machine na Samsung. Para kang nasa US pa ganito yung mga klase ng washing machine mo. Pag nilagay mo yung damit, pagkuha mo, tuyo na, susutin mo na lang or pa-planchahin. Maganda, American style. Tapos on the ceiling, nakalagay na yung mga sampayan. Kasi di ba minsan umuulan. So dito, pwede mong ilagay dyan, hindi mauulanan kasi may cover dito. Unlike sa isang sampayan sa labas, yun naman pag mainit. And may mga CCTV rin dito. Ito naman yung bathroom ng helper. O, di ba? Kahit bathroom ng helper, talaga may design. Balik tayo sa kitchen. O, di ba? Ang dami mong visual treat dito sa house na to. Lahat ng nakikita mo, pleasing to the eye. At very functional, ha? Dito, meron kang bar counter. Meron ka na ditong dalawang high chair. At kung ano man yung nakikita mo, lahat included na yan. Kasi what you see is what you get. Yung mga furnitures, pictures, mga decors. At meron ka na kagad PLDT. Ito talagang telepono to, ah. Pwede kang tumawag dyan sa any PLDT number. So pag may mga emergency, ayan, nandito lang siya, accessible siya. Modern yung clock. Tapos, dito sa side na to, ayan, kita ko ulit yung CCTV. If you can notice yung ating CCTV doon, meron siyang anim. So dito sa ground floor, meron kang monitor. So nakikita mo ang labas at loob ng iyong bahay dahil doon sa CCTV na yon. Ayan yan, yung mga HIK vision na yan. Tapos, ready na rin tong bahay na to sa internet or sa Wi-Fi. Yung black na yon ang tawag nila doon, Wi-Fi extender. So, sa buong bahay, napakalakas ng iyong internet. And then, meron kang console table. May mga wine rack dito. So, from here, ang ganda tingnan, no? Matchy-matchy yung chandelier dito sa dining area. At saka yung chandelier or pendant light doon naman sa bar counter. Kahit dito may design, oh, itong design na to, mga UPVC rin to. Diba? Very attractive talaga itong house na to. So, nakabukas na. Ito na yung ground floor bedroom. Pwede sa mga seniors. So, let's go inside. And all the bedrooms are fully air-conditioned. So, ayan na, meron na tayong cooling dyan. At lahat siyang syempre inverter type. Ito na yung pwede mong gawing headboard. Kasi ito ay yung board and batten wall. Gray, maganda siya. Tapos dito sa side na to, across, ito naman yung pwede mong gawing media wall. Kasi meron ka dito mga outlet, tapos meron mga USB dyan. Kung gagawin mo itong iyong office or study area, pwede kasi dahil nga ready na yung lahat ng mga outlets. And meron ka pa rito mini walk-in closet. At floor to ceiling height yung mga cabinets. Tapos mga modular siya yung cabinet na to. Very smooth. Ito naman yung bathroom. So talagang pwedeng-pwede siya sa yung mga lolo or lola na gamitin. Kasi yun, may bathroom sila dito. Sliding door. Shower enclosure. Tempered glass. Look kung gaano kaganda yung design, even itong bathroom niche. Para siyang wood, pero hindi siya wood. Ano siya? Wood tiles lang siya. So kahit mabasa habang ka-shower ka, it doesn't matter. Hindi siya mabubulok, okay lang siya. Tapos even the ceiling, meron tayong mga treatments dyan. Ayan, may mga mirror ka dito, may mga painting. Ayan, pumunta tayo ulit dito sa labas. Ito naman, pag may guest ka at kailangan gumamit ng bathroom, meron kang powder room under the stairs.
Ang cute ng color niya. Kakulay ko, blue. Even the sink, look, ang ganda ng design. Bagay siya dito sa color ng wall, blue. Tapos meron siya mga blue accent. Ayan. Sabi ko nga, kakulay ko itong ng outfit ko, itong ating powder room. Ito yung mga tiles na matchy-matchy talaga. Iba talaga ang bahay kapag talagang pinag-iisipan ang pagde-design. Tapos under the stairs, meron ka ditong storage. So dyan nakalagay yung mga vacuum nila. At akit na tayo ng iyong second floor. Kung gusto mong malaman yung price, check mo sa description box. O kaya naman, i-visit mo na lang yung website namin na www.homesearch.ph para makita mo rin yung pictures nito at marami ka pang makita mga similar houses. And tingnan natin yung design. Ako, medyo kakaiba ng konti yung design dito sa hagdan. Tapos combination siya ng silver and gold. Yung paint. And let's go up. Meron tayong mga step lights. Ayan, no? So, paggabi, kahit naka-off na yung mga lights, basta nakabukas yan, safe ka pa rin dito sa iyong staircase. And dito tayo muna sa staircase area dito sa second floor. Talagang intricate yung mga design ng mga ceiling. Look, oh, yung ganyang design ng mga ceiling treatment. Very attractive. Ni-emphasize pa siya ng chandelier na modern. May pagka-Scandinavian. And we are here sa yung second floor. Meron kang family area. At dahil importante na meron tayong linen cabinet, meron na itong bahay na to para sa yung mga curtains na tinatago, mga bedsheet, mga towels. Ayan, meron ka ditong linen cabinet. At open to below. Kita natin dito yung ating living area. Tapos ito na yung chandelier mo. And look at the ceiling. So lahat talaga may ceiling treatment. Tapos yung mga, ito up to here yung wall cladding. Tapos meron tong malaking balcony. Punta tayo dito sa labas. O, diba? Malaki yung iyong balcony. Overlooking your neighborhood. Tapos itong mga tempered glass. Ito yung mga design na kahit nasa labas tayo, may design tayo. Even the ceiling. Yan naman mga wood yung design. So, anong gagawin mo dito? Pag gabi, pwede kang mag-stargazing dito. O kaya kung mahilig kang mga mag-gitara, kasama mo yung mga kaibigan mo o yung mga family members mo na gusto lang mag-chill, pwede kayo dito sa yung balcony. Pasok na tayo. Ito, meron tayong 4 rooms dito sa second floor. At ito na nga yung una, yung iyong office. Work from home ready itong bahay na to. Kasi ito na yung office space mo. O kaya naman kung student ka, may mga kids ka na nag-aaral, pwedeng ito rin dito sila mag-online school. Ito, mga fluted ang tawag dito. O, diba? Nice siya. Mga shelves. Tapos, meron ka na rin itong inverter na Cooling brand. O, diba? Cute nito. This is your office room here on the second floor. Pero ito talaga yung mga main bedrooms. So, meron tayong 3 main bedrooms. Tingnan natin to. Talagang attracted ako sa design ng bahay na to. Tingnan nyo naman. Yung mga board and batten wall. Iba-iba yung design, hindi talaga inulit. Kagaya nito. Iba yung nakita natin kanina dun sa ground floor. So, ito may pagka beige or plush yung color. Tapos, meron ka na rin ditong vanity area. Meron ka ng mirror. Or pwede rin itong doubled as your study area. Or if not, pwedeng ito talaga yung study area kasi itong space na to, ready, may mga USB. So pag mag-charge ka ng phone, kunyari ano ka, student, yung son or daughter, eto yung bedroom nila. Dito sila pwedeng maglagay ng computer nila. Tapos may mga outlet sila dito. Dito pwede rin lagyan gawing TV area kasi yan, no, meron siyang outlet for television. So ang dami niyang pwedeng gawin. At meron din siyang walk-in closet. Ayan, floor to ceiling height yung mga cabinet. Tapos lahat modular. Ang dami mong shelves dito. And, tingnan natin yung bathroom nito. Lahat talaga ng bathroom elegant. Kagaya nito, look at the design. May design siya dito. Ayan, meron kang shelf dito, tapos gray. And, from end to end, yung sink area,
You have your sink na bilog, tapos patungan ng iyong mga beauty products. Look at the lights. Ang modern naman. Sliding door. Oh, medyo mink lang siya. Tapos yung shower area mo, double shower. Ang ganda ng mga ginamit ng mga textures dito. Magaya nito, oh, ang gaganda. Tapos to, mga subway tiles. Ito ulit, yung sinasabi ko sa inyo, even the bathroom niche, talaga may design siya na wood. Mukha siyang wood, pero this is a wood tiles. So, kasyang-kasya dyan lahat ng mga shampoo, soap. Ito naman, syempre, ano yan, mga tempered glass. Nag-i-enjoy ba kayo sa house tour natin dito? Kasi ako tuwang-tuwa ako sa mga nakikita ko dito sa bahay na to. Kaya, pag ito na ang future house mo, talagang mag-i-enjoy ka. Check na natin itong second bedroom. Let's see. Hindi naman makiselos yung anak mo doon sa isa mong anak kasi lahat ng bedroom dito magaganda. Ito yung mga board and bath and wall. Ito. You have your vanity area. So lahat may pwedeng gawing vanity area. Actually, doble. Ito yung vanity area kapag may mirror. Tapos, ito yung mga study area or pwedeng convert as a TV wall kasi ayan o, oh, naka-ready yan dyan. Pero kung gagawin mo naman siyang yung office, meron ka rito mga USB charger, yan, pwede dyan. Mga outlet, ayan. Tapos, you know, yung leg room mo, malaki din. Pare-parehong mga elegant tsaka modular yung mga cabinet, mga floor to ceiling height. Ang dami mong shelves. Actually, kailangan na isang room ng maraming shelves, marami kang patungan, marami kang paglalagyan ng mga gamit. So, itong bahay na to, meron lahat. May AC na rin. Fully air-conditioned lahat ng bedroom. Tingnan naman natin yung difference itong bathroom na to kasi medyo iba rin yung design nito. O, diba? Iba naman siya. Pareho silang may ganito, pero ganito naman yung style ng cabinet niya. Yung isa kasi kanina nasa, parang nakagitna siya, pero ito naka-extend, oh. Ayan. Ang ganda ng design. Iba naman dito yung sink niya. Ito naman, oval. Tapos iba rin yung kanyang light. Pero just the same, end-to-end yung patungan ng sink. Tapos ito pare-pareho na bathroom niche. Tapos lahat to, mga tempered glass. Ayan yung mga fixtures niya, yung mga shower fixtures niya. Lahat magaganda. Mga branded. Kung may mga seller dyan na gusto rin ipa-feature yung bahay nila, pwede mo akong tawagan para i-house tour ko din. At i-emphasize natin yung selling point ng iyong house. At eto na nga ang iyong master bedroom papunta dyan. Pero bago akong makalimutan, tuturo ko lang sa inyo to. Diba meron na tayong PLDT phone dun sa malapit sa dining area? Ready na yon, pwede mo nang gamitin. Iyan naman yung sa internet connection. So, malakas kasi dito ang PLDT. Kaya, ayan, meron ka na agad internet at malakas yan sa buong bahay. Dito sa second floor, sa ground floor, even sa labas. At eto na yung master bedroom. Wow, what nice! Yung master bedroom. At nakita ko na agad tong, this is 32 inches monitor ng iyong CCTV. So, kitang-kita mo yung iyong labas ng house. Meron ka pang remote control. At very attractive din to, no? Stunning sa akin yung mga ganitong design, eh. Talagang nagdi-design sila, nag-iisip sila ng mga ganitong pwedeng gawin sa mga spaces. And dito naman, ikaw pwedeng maglagay ng iyong king-size bed. Kasi across, meron ka na ditong kasamang 45 inches na television. Meron ka pang soundbar na Devon. Tapos itong mga fluted. Or PVC rin naman siya. Ayan, ito na ang iyong TV wall. May mga cabinets ka na dito or mga drawers. Tapos dito, meron ka na kagad side table. Meron ka pa ritong lampshade. This is also fully air-conditioned room. At pag tumingala nga tayo, makikita natin yung mga ceiling treatments, mga cove ceiling. At ito na ang iyong papunta sa walk-in closet. Ang haba ng walk-in closet, tsaka floor to ceiling yung height. Ito, mga pare-pareho na siyang mga modular type yung ating mga cabinet na very smooth. Itong vanity area,
May mga outlet din dito kung kailangan maglagay ng iyong cellphone para hindi ka malobat. At may mga ganito pa. Ito na yung iyong master bathroom. Tingnan natin. Talagang well-chosen yung mga ginamit ditong materials. Even tong sink na to, yung kanyang texture maganda. Tapos, even tong ating mga mirror, yung mga design. At ang maganda dito, meron ka pang bathtub. Ayan, pwede ka mag-relax dyan. You have your bathroom niche. May shower din dito. Your water closet. Look naman how nice nung lighting dito. Ganda ng mga combination, no? Yung mga tiles na ginamit. Nagmamatch dito sa mga, like dito sa mga color ng sink. Tapos ito na yung ating shower enclosure. Uy, ang ganda. Kailangan ko nakakita ng ganitong mga honeycomb na design na ganitong kalilit na ganitong kagaganda. Your water. Your shower. Double shower din. Siyempre, tempered glass. Home searchers, kung gusto mo tong bahay na to, tawagan mo na ako. Baka ito na yung hinihintay mo or hinahanap mong bahay. Meanwhile, request ko naman na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung ating mga latest videos at ito yung mga similar videos. And thank you very much for watching!